Hello guys, Michelle here. Welcome back again to my channel. And today is another YouTuber's recipe na naman ang gagawin natin. Ito ay ang onion bread. So, napakadali lang na itong gawin and napakasarap pa. First time ko itong gagawin. Ang recipe na ito ay galing kay Lutong Tinapay. So, ililink ko na lang sa description box yung kanyang video kung gusto nyo rin gawin yung kanyang recipe. So, tara, simulan na natin! So, kailangan natin ng isang buong sibuyas, specifically white na sibuyas, i-chop ka ng maliliit. And then, kailangan rin natin ng onion chives. Kung wala kayong onion chives or yung onion, spring onion, pwede nyo naman gamitin is onion leeks. I-chop nyo rin siya just like this. And then, kailangan rin natin ng 500 grams ng flour, bread flour. Kung wala naman all-purpose flour, pwede rin. Kailangan rin natin ng 10 grams of yeast. So, bali 2 teaspoon to ng yeast. Kailangan din natin ng 68 grams ng asukal. So, 1/3 cup lang to ng sugar. Kailangan rin natin ng 1 teaspoon ng asin. And then, kailangan rin natin ng 1/3 cup water. So, itong water na to medyo maligam-gam siya. Hindi naman kailangan sobrang init. Yung maligam-gam na tubig lang siya, guys. And then, kailangan rin natin ng 70 grams or 1/3 cup ng milk. Kung wala naman kayong milk, pwede naman tubig, sabi niya dun sa kanyang recipe. Kailangan din natin ng 70 grams ng butter. So, 1/3 cup to ng butter. Kailangan rin natin ng 3 piraso ng itlog. So, bali, sa recipe niya, gumawa siya ng mayo filling. Hindi ako gagawa ng mayo filling kasi wala akong mayonnaise and wala rin akong all-purpose cream. So, ang gagawin ko is cheese na lang para yun yung gagawin kong toppings. Okay? And, kailangan rin natin ng isang buong itlog at saka ng 1 deciliter ng milk para sa ating egg wash. Okay, so simulan natin mag-bake, guys. So, napakadali lang ng recipe niya, guys. And, first time ko din tong gagawin. Simulan muna natin sa paggawa ng yeast mixture. So, yung yeast mixture natin is 1/3 cup ng water natin. Itong water na to is maligam-gam, guys. Tandaan nyo, kailangan maligam-gam yung tubig na gagamitin ninyo. Ilalagay natin yung 2 kutsarita ng ating yeast na i-dissolve natin siya sa tubig. And then, yung sugar, kukuha tayo dun sa ating 1/3 na sugar. So, 2 kutsarita lang naman yung kukunin natin dun sa ating asukal. And then, imimix lang natin siya and hahayaan natin mag-bloom yung ating yeast mixture. Sabi niya, kailangan yung yeast mixture natin is mag-ano siya, umalsa or mag-bloom siya. And ililet lang natin mag-resto ng 5 minutes. So, kung hindi pa siya nag-bloom, antayin nyo lang ulit na another ilang minuto para check nyo na buhay talaga yung yeast na ginamit ninyo, okay? So, kailangan nyo siyang ilagay sa mainit-init na lugar para nang sa ganon, ma-proof yung ating yeast. And para naman sa ating flour, paghahaluin lang natin lahat ng ating ingredients, asukal, asin, and then yung ating harina, at saka yung ating gatas. So, yung gatas natin, kung wala naman kayong gatas, sabi niya pwede kayong gumamit ng tubig. And then, hahaluin nyo lang yung ating mixture. So, magiging dough siya. Medyo malapot siya. Hahaluin nyo lang siya. And then, after nyo siyang mahalo, pwede na natin ilagay yung 3 pirasong itlog natin. Kung meron kayong stand mixer, mas maganda. Kung wala naman, okay lang na gamitin nyo yung kamay ninyo sa paghalo. So, after nyo mahalo yung ating harina, is pwede na natin ilagay yung ating yeast mixture. Medyo ang kalalabasan ng ating dough is medyo malagkit. Medyo malagkit talaga yung dough natin nakakalabasan. Pero magiging ano naman siya, sticky siya together. Huwag nyo siyang dadagdagan ng harina dahil mag-iiba na yung texture ng tinapay natin. Haluin nyo lang siya ng mabuti hanggang sa mag-combine lahat ng harina. Pwede nyo naman gamitin yung kamay ninyo sa paghalo basta malinis. And mas okay din kung meron kayong stand mixer kasi yun na yung mismong maghahalo sa inyo. Magiging sticky talaga yung dough, huwag kayong mag-alala. Dahil later on, kapag namasa nyo na yung harina, is magbubuo-buo na siya. So, ilalagay na natin yung ating butter. Ginamit ko na talaga yung kamay ko. Huwag kayong mag-alala, malinis naman yung aking kamay. And, hahaluin nyo lang yung butter sa inyong dough.
just like this. And then, pwede nyo nang masahin yung inyong dough. 15 to 20 minute na pagmamasa ang kailangan nyong gawin sa inyong dough. Nang sa ganun, is ready na yung ating dough. So, ginawa ko din yung technique na ginawa niya sa kanyang video na sabi niya, sa pagmasa daw, kailangan yung knuckle natin yung gagamitin natin. So, ginawa ko rin siya dito sa aking dough. And malalaman nyo naman na okay na yung dough ninyo kapag medyo makinis na yung itsura niya. And at the same time, kapag pinindot nyo yung dough, is bumabalik na siya sa kanyang hulma. Dapat ganyan yung maging itsura ng inyong dough. And kapag nag-window pane naman kayo, kapag in-stretch nyo yung tinapay, is hindi siya masisira at stretchable na siya, okay? Once ganun na yung itsura ng dough ninyo, pwede nyo nang ihalo yung ating onion. So, ipa-plat lang natin yung ating dough just like this. Pwede naman kayong gumamit ng rolling pin kung meron kayo, pero hindi ko i-advise yung rolling pin kasi medyo malagkit yung dough, yung texture niya. So, ipa-plat nyo lang siya just like this, gamit yung inyong malinis na kamay, and then pwede na natin ilagay yung ating onion. So, i-sprinkle nyo lang yung onion dyan, guys. And, i-spread nyo siya sa inyong dough. Just like this. Okay? Pwede nyo na rin ihalo yung onion chive or yung spring onion ninyo. So, sa paghalo naman ng inyong dough, ifo-fold nyo lang siya just like that. Nasa inyo naman yun, nasa technique ninyo kung paano nyo siya mamimix. Okay? Ininid nyo lang siya. Ininid nyo lang yung dough ninyo. So, kapag minasa nyo yung inyong dough, may tendency na lumabas-labas lahat ng mga chunk ng onion, is okay lang naman. Basta ituloy nyo lang yung pagmasa ng inyong tinapay. Kasi didikit naman yung sibuyas kapag naalis siya dun sa dough eh. So, okay? Ganyan lang yung ginagawa ko. And after that, kapag satisfy na kayo sa pagmamasa ninyo and nahalo nyo na ng bongga yung sibuyas, is pwede na natin i-rest yung ating dough. So, satisfy na ako sa aking dough. Nahalo ko na ng sobra yung sibuyas sa dough ko. Ngayon, ibabalik natin siya sa lagayan, sa bowl, para i-froop natin yung ating dough. Hayaan natin siyang umalsa. For 1 hour, i-rest natin yung ating dough. Nang sa ganon, is umalsa siya. Okay? So, ganyan dapat yung itsura niya, guys. Kailangan yung ilagay yung inyong dough sa medyo mainit-init na lugar para mag-alsa siya ng doble. Okay? While inaantay natin yung ating dough ma-proof, gagawa naman tayo ng ating egg wash. So, yung egg wash ko is 1 whole egg lang to at saka 3 tablespoons of milk. Ibibit nyo lang yung itlog and then isi-set aside na natin siya. So, after 1 hour, ito na yung itsura ng ating dough. Medyo umalsa na siya ng kaunti. And then, pwede na natin siya ngayong i-bake. So, napakadali lang nung recipe nyo, guys, and I'm sure magugustuhan nyo to. Ang bango-bango pa niya. Alright, so hahatiin lang natin yung ating dough into 2. Sa kanya kasi meron siyang loaf pan. Ako kasi wala akong loaf pan, so ibibake ko na lang siya sa isang malaking pan. Dahil medyo malagkit yung ating dough, nagpahid ako ng kaunting mantika sa aking kamay. Nang sa ganun, ma-spread ko ng bongga yung ating dough. So, ipa-plat nyo lang yung dough like this, and then hahatiin nyo yung gilid niya para magkaroon siya ng hugis. So, ginaya ko lang din kung paano siya mag-bake nung kanyang bread. So, ganito yung ginawa niya sa pag-roll nung kanyang tinapay. So, ginaya ko lang din yung technique niya. Just like this, nahahatiin nyo siya and then iro-roll nyo yung dough. Medyo malagkit lang siya, guys. Pero, I'm sure magiging perfect to. Ilalagay ko siya dito sa pan and then hinatian ko rin siya para medyo may korte naman siya. Tada! So, ganyan ang itsura niya, guys. Para siyang loaf bread. And then, nilagay ko siya dito sa pan na merong baking paper. So, ganun din gagawin natin sa kalahati ng dough. Ipa-plat natin siya just like this. And then, nahatiin natin yung gilid nung ating dough. Para kayo naghahati ng tinapay, okay? And then, para pag ni-roll yun siya, may korte rin siya. You see?
Iralal lang natin yung dough kagaya ng ginawa niya sa video. And then, ilalagay na natin siya sa ating pan. So, after natin siya malagay sa pan, kagaya neto, irerest naman natin siya ulit for another 30 to 40 minutes para umalusa yung ating tinapay. Medyo matagal nga lang yung proseso ng pag-bake, pero I'm sure naman na magiging perfect yung kalalabasan ng tinapay ninyo. So, irerest lang natin ulit itong dough ng 30 to 40 minutes, okay? Para magdoble rin yung kanyang size. And then, tatakpan natin siya netong towel, the same thing nung ginawa natin. Irerest lang natin siya sa mainit na lugar. So, after 40 minutes, ito na yung itsura ng ating tinapay. Medyo lumaki na siya ng kaunti. Is, pwede na natin siyang i-bake. Papahiran natin siya ng ang ginawa nating egg wash, yung surface ng ating tinapay, bago natin siya i-bake sa ating oven. So, yung oven natin, preheated na siya for 180 degrees Celsius. And, ready na natin i-bake yung ating tinapay. So, papahiran nyo lang yung buong surface ng tinapay natin ng egg wash. Dahan-dahan lang guys para hindi lumubog yung tinapay natin. So, ready na yung tinapay natin. Pwede na natin siyang i-bake sa ating oven. After 25 minutes na pag-bake natin, tatanggalin nyo lang siya sa oven and then papahiran natin siya ulit ng egg wash. So, sa kanya kasi, meron siyang ginawang mayo something. Wala kasi akong mayonnaise, yung parang sauce na inilagay niya sa tinapay niya. So, ganito na lang yung gagawin ko. Lalagyan ko na lang siya ng cheese. So, ito yung cheddar cheese namin. Is gagadgaran ko lang yung tinapay as a toppings para dumikit siya dun sa egg wash. So, bubudburan nyo lang siya ng madami. Depende kung gano'ng kadami ang gusto ninyo. And then, we gonna put it back sa oven ng 5 minutes. After 5 minutes, ito na yung ating tinapay guys. Ang bango ng bahay sobra. Kung naamoy nyo lang yung pag-bake ko, nako, magugustuhan nyo talaga siya guys. So, tatanggalin lang natin siya sa pan. Palalamigin lang natin yung tinapay natin. Once malamig na siya, pwede nyo na siyang hati-hatiin. Or pwede nyo na rin naman lagyan siya ng sauce. Yung ginawa niyang sauce guys, hindi kasi ako gumawa eh. So, napakasarap niya guys. Ito na yung ating onion bread. Tada! Sobrang perfect niya guys. And napaka-smooth nung tinapay. Sobrang sarap niya guys and I'm sure magugustuhan nyo siya. So kung gusto nyo mapanood yung original video niya and yung kanyang iba pang recipe, ililink ko na lang sa description box yung kanyang channel, si Lutong Tinapay. And I think ilalagay ko na lang din sa taas yung aking link ng iba ko pang mga ginawang cooking tutorial. So kung gusto nyo rin mapanood siya, meron naman akong playlist. So yeah, ito na yung ating tinapay guys. Sobrang perfect. Napakadali lang nung kanyang recipe and napakasarap pa guys. I'm sure magugustuhan nyo talaga to. And sobrang lambot pa niya. And nakita nyo naman, nabawasan na yung tinapay na ginawa ko. So yeah, yun lang naman yung ating recipe for today. And natutuwa ako dito sa segments ko na trying YouTubers recipe dahil na nasusubukan ko rin yung mga ibang recipe na ginawa ng mga ibang sikat na YouTuber. So yeah, yun lang naman for today. And kung nakaabot ka man sa dulo ng aking video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe if you want to. By doing that, you're helping my channel to grow. And I hope na itesting nyo din tong recipe na to. Siguradong magugustuhan nyo siya. Napakasarap niya, guys. And so, yeah, kita-kita tayo ulit sa mga susunod nating segment ng trying a YouTuber's recipe sa susunod nating mga video. Kita-kita tayo ulit, guys. And ingat kayo palagi. Bye!